Mga kwento ni Thelmo. Tawagin niyo na lang po akong Ghost One, isa sa mga silent listener niyo. Itinago ko po ang totoo kong pagkakakilanlan gawa ng bata pa lamang ako. Meron na akong ganitong abilidad. Gusto ko lamang pong maproteksyonan ang sarili ko, lalo na ang pribado kong buhay. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa unang engkwentro ng tita ko sa paranormal na bagay. Halos magkaedad lang kami nitong tita ko na ito. Matanda lang siya sa dugo kumbaga. Taong 1998, ito ang mga panahon na may bawal na karelasyon si tita. Kapwa niya babae. Ayaw payagan ng angkan at mga kamag-anak namin. Tawagin na lamang natin si tita sa pangalang Vina. Dahil dito, pilit na nilalayo ng pamilya namin si tita sa karelasyon niya. Kaya ang ginawa ay pinagbakasyon ito sa probinsya namin sa Visayas na agad namang pinayagan ng lola ko. Tumagal ito ng halos 2 linggo doon. Ang akala ng pamilya namin, makakatulong ito para maiwas at tuluyang mawala sa isipan ni tita itong karelasyon niya. Pero sa pagbalik niya, naramdaman agad namin na merong kakaiba sa kanya. Lalo na ako, pagkakitang pagkakita ko pa lang, itim na ang aura na napapansin ko. Kilalang sutil si tita at matigas ang ulo. Pero hindi ito yung tipong sagaran. Kumbaga, may limitasyon. Pero ayun nga, nung bumalik ito, sumobra yung ugali niya. Naging sagaran at lantaran yung mga ugaling hindi kanais-nais. Habang hinahanda pa lamang namin yung araw ng dibo niya, nagpupumilit na ito sa mga gusto at napakadaling magalit kapag sinusuway. Lalo na yung gusto niyang maging last dance ang jowa niyang babae. Pero as usual, hindi pumayag ang mga kamag-anak namin. Last dance sa 18 Roses, hindi pinasayaw ang jowa niya. Kaya sobra yung galit nito. Nagkagulo sa dibu, pati ang mga kaibigan ng jowa niya, nang gulo din. Yung mga pinsan ko naman, pinalagan ng mga ito. Nung medyo humupa na ang gulo, kinausap si tita ng mga pinsan namin dahil wala itong tigil sa pag-iyak. Nagsimula ito sa simpleng hagulgol lang. Tapos, bigla na lamang itong nagsisisigaw. Nag-iba ang boses niya at nagwala. Ang akala nila naging emosyonal lang. Kaya sinubukan itong pigilan ng mga tito ko na pinsan niya. Mga pulis ito ha. Pero sa mga matitipuno nilang katawan, mga wala silang nagawa. Naabutan ko sila sa ganong sitwasyon. Gawa ng umalis ako saglit para magyosi. Nagtatago kasi ako noon. Napakarami nilang nagbuhat kay tita papasok sa loob ng bahay. Dito, napansin ko na mas madilim ang pumapalibot na usok kay tita. Kumbaga, yung aura niya. Tumulong na ako sa pagbubuhat at naipasok namin siya sa bahay. Doon sana ito pakakalmahin pero nagwala ito. Nananadyak, nangangagat,
at nandudura. Dito na ako napasigaw noon. Ang sabi ko na lang sa kanila ay, iba na yan. Hindi na si Tita yan. Iba na. Nung una, hindi nila ako maintindihan o hindi sila naniniwala sa akin. Pero, bigla na lamang pumuti ang mga mata ni Tita. At dito, sumuka na siya ng itim na likido. Nagawa nilang maitali ang kamay at paa nito habang sinusundo ang albularyo sa amin. Pagdating nito, wala pa ding tigil sa pagwawala, pagmumura at pagsusuka si Tita. Nagpumiglas pa nga ito lalo nang makita ang albularyo. Tapos, sabi ng manggagamot, malakas daw ang gumawa nito kay Tita at malaki ang pagkakagusto nito sa kanya. Hindi daw ito madali. Pero bigla na lamang tumingin ang manggagamot na ito sa akin. At ang sabi niya, buti na lamang daw at may tutulong sa kanya. Umiwas ako noon kasi ayoko talagang i-acknowledge yung kung anong meron ako. Pero bigla niya na lamang akong tinawag noon. Ang sabi sa akin, hawakan ko daw ang magkabilang balikat ni Tita. Kahit anong mangyari, idiin ko pababa. Gusto ko sanang tumanggi pero nung time na ito, awang-awa na rin ako kay Tita. Napansin ko na nahihirapan na rin siya. Nung nakapwesto na ako, may inipit ito sa daliri ng Tita ko. At dito, agad niyang kinausap ang mga may kagagawan kung bakit nagkaganon ito. Ang nangyari pala, taga doon ito sa probinsya na pinagbakasyonan niya. Nakita niya si Tita at nagkagusto siya dito. Pero hindi siya pinapansin hanggang makauwi itong Tita ko sa Maynila. Nakakuha ito ng buhok ni Tita sa naiwang suklay sa tinuluyan niya. At sinamantala na niya ang pagkakataon na gawin ito kay Tita. Sinabi ng albularyo na patanggal ang ginagawa nito, pero ayaw sumunod. Dito, pinadiin pa sa akin lalo ng albularyo ang pagkakapatong ng kamay ko sa balikat niya. Bigatan ko pa daw lalo. Saka, may ginawa ang albularyo na kung tawagin ay hatol o ginawara ng parusa. At matapos nun, nanumbalik ang Tita ko sa dati. Madami pa akong naengkwentrong ganitong karanasan, pero masasabi kong ito ang isa sa pinakauna na naging rason sa pagkakaalam ng mga kamag-anak ko tungkol sa angkin kong kakayahan. Isa itong kwentong kababalaghan na hindi man ganon ka nakakatakot ay isang aral na huwag gagawing biro ang mga bagay na paranormal. Sa subdivision na kinalakihan ko, merong isang pamilya na laging pinupuntahan ng mga tao. Halos araw-araw, hindi nawawala ang mga nakapila sa bahay ng mga ito. Nung una, hindi ko pa alam kung ano ito at kung bakit maraming tao gawa ng hindi naman ako yung tipong sobrang mausyoso. Pero minsan, pumunta kami ng kaibigan kong si Ana
Nakisingit kami sa mga nandun at sumilip sa bintana. Doon namin nakita na merong nakaupo sa sahig sa gitna ng sala. Isang dalaga na kilala sa tawag na Melody. Nagsasalita ito ng hindi maintindihang lingwahe at yung dalawang kamay niya nakapwesto na parang naka-peace sign. Walang ano-ano, nagsalita ito na para bang nabubulol na bata. Siya daw si Santo Niño. Dito din namin nasaksihan kung paanong nagpagaling ito ng mga may sakit. Minsan, hinihipan, bubulungan, at tatapikin kung saan may hindi magandang nararamdaman ang kliyente. Bukod pa dito, may langis din itong ginagamit na pinapahit sa iba't ibang parte ng katawan. Pagkatapos ng serbisyo at masuri ang mga tao, nagpapabayad ang mga ito at may ibinebenta pa silang iba't ibang klase ng gamot na nakabote. Meron itong lamang iba't ibang dahon. Iba-iba din ang kulay ng langis, eskapularyo at iba pa. Hindi kalaunan, napakilala ni Ana si Melody sa akin. At labas sa pagpapagaling niya, ay naging barkada kami. Mas matanda si Melody ng mga nasa 4 na taon. Dito, madalas na kaming nakatambay sa bahay nila, lalo na kapag walang healing session ito. At dahil din sa pagiging malapit ko sa kanila, naging kampante ang pamilya ni Melody sa akin. At meron akong natuklasan sa katagalan. Ang pamilya ni Melody, mga bulaan. Hindi sila totoong nakakapagpapagaling. Lalong-lalo na yung parte na nakikipag-usap muna sila sa Santo at sa Santo Niño. Taliwas ito at malayo sa pinapakita nila sa mga tao. Walang katotohanan ang pagsabi sa kanya. May mga araw kasi na nakikita ko si Melody. Nag-iinsayo ng arte niya. Kumbaga, scripted. Yung mga gamot na binibigay niya, nilalagyan ng pampakulay, tubig, at baby oil. Tapos, mga dahon-dahon. Siyempre, para magmukhang totoo, diba? Ganun na yung tiwala ng pamilya ni Melody sa akin para isalantaran sa harap ko yung mga ginagawa nila. Kami naman ni Ana, nagsawalang kibo kami. Ayaw din naming maging dahilan para masira ang reputasyon ng pamilya niya kasi close na din namin sila at pinagkakatiwalaan kami. Pero ayun nga, kapag nandun kami, para lang kaming nanonood ng sine pag nagsisimula ng umarte si Melody at kunwari, gumagaling ng may sakit. Pera ang habol, easy money ika nga. Yun nga lang, hanggang saan at kailan. Isang araw, pumunta ako kina Melody. Akala ko kasi nandun si Ana. As usual, naabutan ko na naman ito na nag-iinsayo kasama ng kuya niya. Walang ibang tao nun kundi kaming tatlo lang. Dito sa puntong ito, nagbubulul-bululan kunwari si Melody. Boses bata. Siguro sa tingin ko nun, sa kaibigan ko na to, pwede itong pang-artista. As in, napakagaling pagdating sa mga ganitong aktingan. Kung wala nga siguro akong alam, maniniwala talaga ako sa acting niya.
hanggang sa bigla na lamang tumirik yung mga mata nito. Kulay puti na halos hindi na makita. Nung una, boses bata pa rin ito. Pero nagulat na lamang ako nang biglang nag-iba yung boses na lumalabas sa bibig niya. Boses lalaki, as in malalim at buong buo. Dito, nag-iba na rin ang lingwahe niya. Unti-unti itong napapahiga at bigla na lamang nangisay. Parang nagkukumbulsyon. May lumabas na puting bula sa bibig niya. Sobrang lapot nito. Napatayo na ang kuya niya sa puntong ito. Kasi alam niyang hindi ito parte ng script. Tinapik niya si Melody para magising o tumigil. Pero walang nangyari. Patuloy itong nangingisay. Hindi ko talaga masabi nun kung nag-a-acting pa rin ba ito o totoo na. Hanggang sa nagsalita ulit ito. Manluloko! Papatayin ko kayo! Pupunta kayo sa impyerno! Ganun ang mga salitang binitawan ni Melody sa boses lalaki. Humalakak ito na parabang nakakarinig kami ng tawa ng kung sinong alagad ng impyerno. Dito na din nanlisik ang mga mata niya. Bilugan ang mata ni Melody pero sobra yung paniningkit niya noong mga panahon na yon. At ito pa, pwede namang acting, di ba? Pero kasi, bigla na lamang nag-alugan yung mga gamit nila sa sala na akala mo lumilindol. Patay bukas din ang mga ilaw nun. Tapos, sinipa niya ng malakas ang lamesa at dito na tumakbo ang kuya niya para hawakan ng dalawa nitong kamay. Ang sabi ng kuya niya sa akin, humingi daw ako ng tulong, kaya ako naman, dumiretso sa bahay ng kapitan. Pagdating namin kina Melody, medyo madami na din ang tao. Andun na din yung nanay niya. Hindi na rin ako halos nakalapit. Ang ginawa ko na lang, sumilip. Dito, nakita kong ginagapos na si Melody sa isang upuan at sinarado na ang pinto. Hindi na kami nakapasok, pero sa loob-loob ko, sa puntong ito, totoong sinasaniban na si Melody. Nung sumunod na araw, sarado na ang bahay nila. Dinala daw ito sa Bulacan para doon mapatingnan. Hindi na namin ito nakita ulit. At matapos ang isang buwan, iba na ang umuupa sa tinitirahan nila. Hindi ko man maipaliwanag ang nangyari. Pero sa palagay ko, totoong sanib ang huling nangyari kay Melody. Natuluyan na sa panlulokong ginagawa nila. O baka naman, meron siyang kliyente na hindi napagaling at na lamang bulaan siya. Kaya gumanti ito. Hindi natin alam. Pero ang tanging natutunan ko lamang noon ay kung maghahanap ka ng mapagkakakitaan, huwag gagamitin ang paniniwala at maging isang bulaan. Bispiras na ng Undas, mga kagiliw, at so far ang mangyayari bukas, Undas special tayo. Nothing special siguro
Ang mabibigay ko lang clue is marathon. So dahil Undas special bukas, wala muna tayong remastered. Ang remastered ay uusog natin ng Monday ng madaling araw. Okay? Wala din muna tayong shoutout bukas. Okay? Para tuloy-tuloy yung mga stories natin at medyo para hindi tayo mapaos. Kasi prepare ko talaga yung mga stories na to para medyo mapahaba yung oras ng pakikinig nyo sa akin. Naks. Madako naman tayo sa shoutout ngayong araw. Sa mga gusto magpa-shoutout, message nyo ako sa Facebook page, Instagram, and email na nakalagay dyan sa description. Sa baba ng description, nandyan yung link. Okay? So, iwasan natin yung shoutout requests sa comment section. Hindi po natin siya ina-acknowledge. Madako na tayo sa mga shoutout. Simulan ko na sa aking mga Citennial, sa member ng Citennial. Ang dami nila ngayon, mga kagiliw. Una, ika-apat na buwan sa Citennial. Maraming salamat sa inyo. Fugs, Bloody May, and Ma'am Ruth Tagat. Thank you po sa inyo sa pag-stay nyo sa Citennial. Happy 3 months din sa nagbabalik. MJ Florendo, Gracie Gracious, at Sir June Michael Lacinto. And happy 2 months, Mang Lando Maps. Happy 1 month kina Air Rain, Raymond Salonga, Angie Proves Raguro, at Ma'am Hem Vinuya. At sa 2 bagong miyembro, Irene Cara at RMXV XYZ. Maraming salamat sa inyo. Ang dami natin ngayon. Sa mga gustong magpa-member, i-click nyo lang yung join button kapag nagustuhan nyo yung badge. Huwag kayong magdalawang isip na mag-join, okay? Shoutout din kina Justin Aliana, kay Ma'am Carmi Mabanag, and kay Ann Bimeno na pinapabati yung friends niya na mga addicts sa horror stories, Kuya Jay, Ate Connie, and Donna. Always silang nakikinig sa Socor habang nasa work. Parang bala ko nang magpa-member sa'yo. Ang cool mo eh. Face reveal naman dyan. Ang ingat po lagi. Thank you, Ma'am Ann. Kay Ma'am Charlene or Charlian Duatin, Sir Seth, pa-shoutout po ako sa mga teachers sa Altavas Elementary School, lalo na po sa uncle ko na si Sir Johnard Candelario. Nakikinig po sila while printing their modules. At sa mga kamag-anak ko sa Tulay, Altavas, Aklan, salamat po ng marami, Sir Seth. Thank you, Ma'am Sherlian. Kay Michelle Magpantay Alvarez, hello po. Pwede pong magpa-shoutout from Dubai, UAE. More than 4 months na po ako nakikinig ng mga kwento nyo habang nag-work. Thank you, ma'am. Kay Ma'am Angeli Narzabal Dizon, hello po, Sir Seth. Pa-shoutout po sa amin ng mister ko na si Alvin Dizon at sa baby shih tzu namin na si Jello. Matagal-tagal din po mula nung huling pa-shoutout namin. Naging busy lang po sa working from home pero nakikinig pa rin po kami sa'yo. Happy 30,000 sub po pala. Keep it up, sir, and more subscriber for your channel. Your avid listener here in Santa Monica, San Pablo City, Laguna. Uy, Laguna. Hehe. Maraming salamat, Ma'am Angeli. Kay Ma'am Jessica S. Mulaig, Sir Seth, kaka-join ko lang po, pa-shoutout naman po. Thank you po. Sino ka kaya dun, ma'am, sa Citennial? Anong user nyo sa YouTube? Pero thank you, ma'am. Thank you very much. Shoutout din kay Sean Lasprillas Liamera. Shoutout din kay Karen K. Here na pinapa-shoutout si Yanyan, yung parents niya. Kay Ma'am Timmy. Hi, Ma'am Timmy. At sa kanyang anak at sa family niya. Kay Jasper Raid Story. At sa poging narrator ng mga kwento ni Thelmo, sino kaya yan? Have a great day. Thank you, Ma'am Karen. Last but not the least, sa nagpa-renew ng badge natin, si Ma'am Angie Probs Raguro. Sir Seth, good PM. Done po sa renew ng Centennial. Pa-shoutout naman po ang aking husband, Jay and Angie at sa Raguro family. Thanks po and more subscribers to come. Maraming salamat, Ma'am Angie. Ayun na mga kagiliw, maraming salamat. Ingat po tayo lagi. And happy Saturday.